Hindi po naman, hindi kami binripping ng aming agent na kunan kami ng cellphone. Lahat kayo? Opo, ma'am. So lahat ng nandoon? Opo. Tapos? Ibalik lang pag ano, pag tapos ng hapunan. Pag tapos ng hapunan, nakaka-message naman kayo? Opo. Meron naman kayong, ano kayo nag-load? Nakapinapalabas naman kayo ng bahay? Hindi po. Kulong talaga kami, ma'am. Si Dixie Win Laguerta. Mga aplikante sila, papuntang Saudi na tumakas daw po sa accommodation na kanilang tinutuluyan dahil sa isang buwan silang kinulong at ginawang alila. Nais po sana nilang makuha ang kanilang mga documents dito po sa Mardel International Management and Services Incorporated. Okay. Ako po si Dixie Win Laguerta from Iloilo. Ako naman po si Mabet Cabusas galing pong Bohol. Ako naman po si Marilyn Amadar from Bohol. Dinabeta Floro, taga Bacolod City po. Si Cheryl Dachili, taga Butuan City. Cherlyn Ruiz, taga Butuan City. Del Castillo Jane from Iloilo. Anong kwento nyo ba doon? Sabay-sabay kayong dumating? O yung iba mas matagal? Yung iba po nang unang dumating. Kami ma'am, 1 month pa lang kami. 1 month. Sinong pinakamatagal doon? Hindi namin kasama, ma'am. Hindi po namin kasama. Yung iba, ilang buwan? Meron pang nandoon. Opo. 7 months, ma'am. 7 months. Opo, may 7 months na hindi nakapunta dito. Na hindi na de-deploy. Opo. Paano kayo kinuha nitong ano, Mardel International? Paano kayo na-recruit? May agent po kasi kami, ma'am, dun sa bayan namin. Okay. Anong pangalan ng agent na yan? Si Christine Rindon. Christine Rindon. Opo. Nasa Butuan sa ngayon. Pinakita niya pa may registration siya, na-authorize siya ng Mardel? Hindi po, ma'am. Wala siya, may ID siyang pinakita sa inyo? Wala. Okay, Christine Rindon. Rindon po. Okay. So, hindi dapat may ID yan. Tsaka dapat official na tao talaga ng Mardel na meron talaga silang mga branch sa mga iba-ibang lugar. Opo. So, kayo, pare-pareho, si Christine o iba-iba rin? Iba-iba. Tapos, pagdating nyo doon, anong nangyari sa accommodation? Hindi po naman, hindi kami binripping ng aming agent na kunan kami ng cellphone. Lahat kayo? Opo, ma'am. So, lahat ng nandoon? Opo. Tapos? Tapos, ibalik lang pag ano, pag tapos ng hapunan. Pag tapos ng hapunan, nakaka-message naman kayo? Opo. Meron naman kayong, ano kayo nag-load? Nakapinapalabas naman kayo ng bahay? Hindi po. Kulong talaga kami, ma'am. Hindi kami makalabas. Makalabas lang kami pag nakapunan. Saan yan? Saan kayo kinulong? Alam niyo ba kung saan kayo? Tagaytay po kami, ma'am. Sa Tagaytay? Saan ang main office nitong Mardel? Paranaque po. Sa Paranaque, tapos dinala kayo sa Tagaytay. Opo. Yung sa Tagaytay, ilan kayong nandoon na sinasabi yung nakakulong? Mga tansyon nyo, ilan? 50 plus na lang po kasi nagbaback out po yung iba. Yung iba, ma'am, tumatakas din kasi 4 months na sila na hindi nakaalis. So iniwan na nila yung mga dokumento nila. Pero kayo, gusto nyo lang makuha rin yung dokumento nyo. So, ilan tao? 50? Mga 50 na doon? 50 plus. Puro babae? Opo. Tapos talagang lahat kayo pare-pareho na hindi pinapalabas, kinukuha yung cellphone. Yung iba, ma'am, pinapa-OJT nila sa labas, ma'am. Nandun sa... May OJT po sa... May OJT. May kasamaan kami pinapa-OJT sa mansion at saka sa KG. Sa mansion? Opo. Anong pangalan ba nitong nagpapa-OJT at anong mansion? Si Jing Armasinen. Siya po yung president sa accommodation. Siya yung may... Ano yung mansion na sinasabi ninyo? Yung tinitirahan po tinitirahan ng mga nila. Staff. Nung Jane. Mga staff. Opo. Pinag-OJT. Opo. Yes, ma'am. Anong pag-OJT? Anong... Bantay ng aso po, ma'am. Nagbabantay ng aso. Bantay ng aso. Pagluluto ng kanilang mga ulam. Nagbabantay ng aso tapos naglilinis sa ano? Lalaba. So, dun sa Tagaytay, kayo, 5 po kayo, anong ginagawa nyo dun? Kasi kami, ma'am, nagkaklase para sa TESDA. Para sa tapos TESDA. Yung iba, nag-OJT. So, pupunta kayo sa TESDA? Hindi pa, ma'am. Ay, online lang. Hindi, ma'am. Nagkaklase kami, ma'am. Tinuturuan kami kung anong gawin namin sa TESDA. Araw-araw kami nagkaklase, ma'am, hanggang makadeploy po kami. May klase pa. Hanggang ma-deploy kami. Sorry. Papaliwanan nyo nga paano yung, ano yung ibig sabihin yung nagkaklase kayo ng TESDA, Dixie? Bali, ma'am. Araw-araw nagkaklase kami kung anong gagawin namin mag-TESDA. Nang paano mag-bed setting, table setting. Sino nagtuturo sa inyo? Si Ma'am Tess. Tao nung... Staff ng Mardel. Yung Ma'am Tess, hindi kayo nagre-reklamo sa kanya sa sitwasyon nyo?
Ano ma'am, trabaho kasi niya yun eh. Trabaho niya kasi ma'am. Pero kasi ma'am, kung magre-reklamo kami, hindi nila kami pinapakinggan. Eh pagka, paano yung iba nakatakas? Hindi namin. Kayo, paano kayo nakatakas? Umakyat kami ma'am sa kitchen. Sa bintana ng kitchen. Saka kayo nakalabas. Opo. Tapos, paano kayo naka, anong, sa kayo nagtumuloy ngayon? Wala ma'am, nadyan lang sa labas ma'am. Aso talagang kakatakas nyo lang opo kahapon? Nung January lang, January 1 lang po. Kakausapin natin ngayon si Attorney Bernard Olalia, USEC ng Licensing and Adjudication ng Department of Migrant Workers. Sir? Ma'am, good afternoon ma'am. Sir, good afternoon po. Ang laki pong problema nitong Mardel International. Okay po. Nasundan niyo po ba yung usapan namin, sir? Yung huli po ang narinig ko, parang tumakas sila. Oh, tumakas sila. Nag-a-apply pa lang sila papuntang Saudi. Puro mga kababaihan po ito. Iba-iba sila. Iba 1 month na, may 4 months. Ano yung pinakamatagal? Iba 7 months. Meron 1 year, ma'am. May 1 year din na hindi okay. Hindi na de-deploy. Lahat sila nandun lang sa accommodation. Mga 50 babae raw sila. Hindi kinukuha yung cellphone nila. Hindi sila pinapalabas. At pinagtatrabaho lang sila dun sa mansion o kaya dun sa accommodation. Ngayon, okay. Tumakas lang sila, pero gusto nilang umuwi na at makuha man lang nila yung mga dokumento nila. Pero sir, parang illegal yung ginagawa na kinukulong lang sila dun. Hindi naman natutuloy yung any processing papuntang Saudi. I agree. Unang-una, bakit mo kailangang ikulong? No? Bakit kailangan ilagay mo sila sa isang accommodation, tapos pag-antayin mo sila ng matagal, at pag wala pa yung approval ng kanilang documentation o yung visa nila o yung employment contract nila, eh dapat meron po silang kuan, karapatan na umalis anytime. Kasi hindi naman po sapilitan ang pag-abroad eh. No? Ang pag-abroad po ay voluntary act ng every right-minded OFW yan. No? So, yun lang po. May pagkukulang na at meron po kaming tinatawag na human trafficking because of forced labor and everything. Baka po tignan natin kung ano po yung pwede natin maisampa bilang reklamo against the agent. Sir, ano po kaya pwedeng magawa natin para matulungan ma-rescue yung mga naka-illegal detention dun sa accommodation nila sa Tagaytay? Saka para ma-recover na rin po nila Dixie yung kanilang mga dokumento at makauwi na lang na sila sa kanilang bahay. Sige po. Sir, sana ma-recover nila yung mga nagastos nila. May mga ginastos ba kayo? Wala po ma'am, sila po gumastos. Silang gumastos. Pero yung kung may compensation man lang sila makuha dun sa agency. Meron po tayo ma'am na anti-illegal recruitment branch, no? Opo. Na siyang magiging Migrant Workers Protection Bureau dito sa Department of Migrant Workers. I-endorse po ninyo sa aming office at kami na po ang gagawa ng paraan para yung mga dokumento na we will hold sa kanila ay ma-recover po natin at maibalik po natin sa ating mga office companies. Yun pong mga nandun din, marirescue na rin po natin yung mga naka-illegally detained dun sa accommodation, sir? Yes, kung illegally detained, i-coordinate po natin yan sa mga proper authorities, sa PNP po natin at doon sa mga anti-illegal recruitment activities na ginagawa dyan. Kinakailangan ma-coordinate po natin sa proper authorities para mabigyan po ng kaukulang pansin at lunas. Sir, ano po kayang pinakamabilis na paraan ng agarang ma-actionan to para makuha na nila? Kasi wala naman po silang tinutuloyan dito sa Manila. Hanggat matapos nila to, makuha na nila agad, tsaka ma-rescue yung mga nandoon. Saan po sila dapat at saan po pwede pumunta yung reporter namin para maka-assist dun sa mga ire-rescue? Dito po sa opisina ko, no? Sa DMW. O kaya dito sa aking pinatawag naming anti-illegal recruitment branch po sa DMW. Sir, kanino po kami lalapit pagpunta dyan? Sa akin po mismo. Sa inyo na po, sir. Sa office ko po mismo. Yes, mo. Yes, okay, po. Sir. Very good po, sir. Ako. Ma'am Dixie, meron pa po ba kayong gustong ilapit kay Attorney Olalia? Gusto lang namin yung call yung passport namin, ma'am. Passport. Oo, yun yung... Ipit po kasi. Oo, yun naman yung pinangako kasi rin ni... Kasi for this po kami nandun, ma'am. Gusto namin mag-back out. Pinabayad kami ng 8,000, nagbayad ka? Hindi. Okay. Tinuloy lang namin.
Okay. Pag pumunta tayo sa office ni Attorney Olalia, i-assist nila kayo. So, isulat nyo na ngayon pa lang kung ano yung mga dokumento na gusto nyo i-recover para pagdating doon, ipipresenta na lang natin kay Attorney Olalia. Mabilis na nilang ma-recover yun pagka pumunta at pinuntahan itong accommodation. Alam nyo yung address ng accommodation kung yes, paano ma'am. Makarating doon. O sige. Ngayon po kasi, ma'am, napapanood naman to ni Senator Idol Rafik Pulfo. Kayo po ba ay willing pong umuwi na lang din ng probinsya po ninyo, mga ma'am? Oh, yes, ma'am. Saan po ang province niyo po? Iloilo kami, ma'am. Okay. Iba-iba. Iba-iba kaming ano. Iloilo. Bohol. Butuan. Bacolod po. Bacolod. Bohol din po. Bohol. Iloilo. Ngayon po, nakikinig po si Idol Rafi. Sasagutin na lang po namin yung papauwi niyo po ng province po ninyo. Okay po. Pero may dalawa pa. Opo. Pero ngayon po kasi ma'am, kailangan po makausap po natin si Attorney Bernard Olalia para kapag nakauwi kayo, dala-dala niyo na po yung mga documents po ninyo. Kukunin muna po natin dito sa Mardel International Management and Services Incorporated. Okay? Tapos pauwiin po namin kayo ng mga province po. Yes. Salamat po, ma'am. Sige po. Okay. And kung wala naman po kayong matuluyan ngayon kasi sinabi niyo po diyan po kayo sa labas. Ipa-check-in muna po namin kayo sa isang hotel para po makatulog po kayo na mahimbing. Maraming salamat okay po. Ganun na lang po, ma'am. Antayin niyo po yung tawag. Kakausapin po kayo ng mga staff po namin. Kukunin po lahat ng detalye. Papa-assistihan po namin kayo sa office po ni attorney. Okay? At sila na pong bahala na kumuha ng mga lahat po ng documents na dapat po ninyong kunin doon po sa Mardel. Okay. And kung merong mang mai-offer si attorney na trabaho, na makaalis kayo ng bansa, then ipupush po natin yan. Yes po, ma'am. Apo. Okay. Willing po kami. Pag-uusapan po muna natin yan nila attorney, samahan po kayo ng reporter po namin. Okay po? Salamat. Maraming salamat po, ma'am. Sige po. Thank you po. Salamat po. Maganda ka po. Yes.